Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga kapatid, ako si Lalaine Hechanova na CRC Chess. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay Mula sa Langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang Numbers 24, verse 21 to 22. Ngunit bago po tayo magpatuloy, tayo dumako sa maikling panalangin. Panginoong dakila sa lahat, marami pong salamat sa panibagong umaga na ipinagkaloob ninyo sa amin. Samahan niyo po kami sa buong araw na ito at sa mga darating pa. Tulungan po ninyo kaming maunawaan ng aming tatalakayin ngayong umaga. Marami pong salamat. Ang lahat po ng ito ay dinadalangin namin sa ngalan ni Jesucristo. Amen. Tayo naman po ay dumako sa ating Biblia sa Numbers 24 verses 21 to 22 na may pamagat na ang ika-anim na orakulo ni Balaam, ang pagkabihag ng mga Kenites. Sa verse 21, "Then he saw the Kenites and spoke his message. Your dwelling place is secure. Your nest is set in a rock." Verse 22, "Yet your Kenites will be destroyed when Ashur takes you captive." Sa Tagalog naman po, verse 21, sinabi pa niya na makita sa pangitain ang mga sineyo. Tirahan mo ay matibay at matatag. Sa verse 22, gayunman, ang bansang sineyo ay parang pugad na nasa mataas. Di magtatagal, bibihagin ka ni Ashur. Isa po ito sa pangitain ni Balaam, kung saan ang mga bayan na nais pabagsakin ang bayang Israel ay malulupig. At isa na po dito ang Kenites na sa kabila ng pagiging matibay at matatag ay malulupig pa din sila. Ang mga Kenites ay mula sa lahi ni Cain na anak ni Eva at Adan. Sila ay mga lagalag na naninirahan malapit sa Kanaan. Dahil sa pakikiayon at pagkampi kay Balak na sumpain ang Israel, ang mga Kenites ay kasama sa mga naparusahan ng Diyos. Sa natutunan natin sa Numbers 24, huwag tayo kumampi sa mali, kundi sa tama. Tayo ay magpatuloy sa ating mabuting relasyon sa Diyos at sa kapwa. Huwag tayo magpabihag sa maling gawa sa ating buhay. Dahil kahit gaano pa tayo katayog at katibay, kung tayo naman po ay nasa maling gawain, ay kahit anong oras ay kayang-kaya po ng Diyos na ito ay bawiin. Mabuhay tayong malaya at naglilingkod sa Diyos. Bilang pagwawakas, tayo po ay manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mga salita. Nawa ay maisa puso ito ng bawat isa na nakikinig at maisagawa din po nila ang inyong mga pahayag. Salamat po sa patuloy ninyong pagbibigay ng kalakasan upang magpatuloy po kami sa inyong gawain. Gabayan po ninyo kaming lagi sa paggawa ng mabuti at huwag umayon sa masama. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po nating pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga!